Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo ay maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti, pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, anong nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyo ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang tanghali sa inyong lahat. Yung nasa hall na gusto kong makita ng personal, sorry na lang. Yung nasa St. Joseph, ganun din, ay manood na lang kayo sa screen. Mas guwapo po ako sa screen kaysa personal. Kaya maswerte kayo. Nasa huling linggo po tayo ng sa karaniwang panahon bago mag-Kwaresma, kasi sa Miyerkules ay Ash Wednesday. At paalaala, yun po ay araw ng ayuno. Hindi ayungin. Ayuno. At fasting at abstinence. Abstinence from? Sa kayo mag-abstain? Karne. Sa karne. Alinaw? Yung mga over 60, ano na ho yun? Pwede na po kayong hindi mag-fasting, pwede kayong hindi mag-abstain. Libre na po kayo, may privilege na kayo. No? Yung mga senior citizens, okay na po. Pero yung below, ay inyo pang katungkulan yun. Kasi 2 beses lang naman, 1 taon, tayo nagpa-fasting. As Wednesday at Good Friday. Okay. Kung inyong sinubaybayan ang mga pagbasa, ito pong 3 pagbasa ngayon sa araw na ito ay mga hamon, challenges for us to go beyond the law. Ito yung batas
ang mga pagbasa sa atin, sabihin, lumampas pa kayo, go beyond the law. Huwag yung manatili lang kayo hanggang dito lang. Kumbaga sa high jump, huwag yung 1 feet lang ang kaya nyo lundagin, no? Mag-level up kayo. So yun ang invitation sa atin ng Panginoon. At kung hindi nyo namang tatanggapin yung invitation to go beyond, eh hindi naman magagalit ang Diyos. Malulungkot lang. Sabi niya, lalaki nyo na, hindi nyo pa kayang lundagin yung 5 feet. Parang kumbaga, ang hinihingi ko lang sa inyo ay ito, hindi nyo pa kayang ibigay. So ito yung hinihingi sa atin na napakinggan natin, mga kapatid. Anong hinihingi sa atin? Narinig sa inyo, ninyo nung una, sa inyong mga ninuno, sinabi doon, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Buti hindi yun pinapairal. Kasi kung pinasusunod yung batas na yung mata sa mata, lahat tayo bulag at bungal. Sigurado, di ba? Sa dami ng nagawa nating pagkukulang. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ito yung mahalaga to, yung ngunit. Kaya sinabi sa inyo nung una, mata sa mata, ngipin sa ngipin, ngunit! Yung susunod na sentence yun ang pakinggan nyo sapagkat mahalaga yun. Ngunit, sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, huwag niyong labanan ang masamang tao. Tapos, nagbigay pa siya ng konkretong halimbawa, mga extreme examples, kumbaga exaggeration. Kasi ang mga Hudyo, para ang aral ay iparating sa mga tao, gumagamit sila ng mga hyperbole, kung tawagin sa Ingles, mga exaggerated sentences. Tayo din, di ba? Para sabihin mo sa iyo, anak mo, oh, mag-aral kang mabuti. Nung panahon namin, hindi yun na sinasabi, mag-aral kang mabuti. Magsunog ka ng kilay. Okay po, magsusunog ng kilay. Pero ngayon, hindi na ganun na sinasabi na Diyos, study hard. Sabi dito, iyon. Pag may sumampal sa iyo sa kanan, ibigay ang kaliwa. Merong pare. May nagalit sa pare. Sinampal yung pare. Ayer, patunayan mo yung ipinapangaral mo. Sinampal kita sa kanan. Bigay mo yung kaliwa. Oh, sige. Bira. Oh, binira natin sa kaliwa. Sabi ng pare, at sabi din sa Biblia, mata sa mata at inupakan yun. Hindi totoo yun, ha? Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Exaggeration yun, ha? Di ba? Pag sinampal ka sa kanan, bibigay mo yung kaliwa. Expression lang yun, mga kapatid. Para sabihin noon, huwag kang gagante. Pag sinakdal ka para kunin ang iyong baro, ibigay mo pati sa kanya ang iyong balabal. Paano kaya yun? Pag hiningi yung baro sa'yo, ano ibibigay mo? Pati balabal mo. Ito, ginun na si ate. Yung damit nung araw ni napanoon ni Jesus, ay parang mga damit ng tao dito, yung mahaba. Diba? Ewan ko, mayroong panloob. Diba? Basta mahaba sila, tunic. Kung baga tawag nila, tunika. Tunic, mahaba yun. At meron silang balabal. Yun ay protection nila sa init, sa lamig. Diba? Yun ang ginagamit nila. Kaya sabi ito, pag may nagsakdal sa iyo para kunin ang iyong tunika, ibigay mo pati yung balabal mo. Ano matitira sa iyo? Wala. Wala. As baby ka. Example din yun ni Jesus na isang halimbawa. At tapos yung isa pa. Pag ipinapasan sa iyo ang isang mabigat na bagay sa isang kilometro, abay, gawin mong dalawa. Those are example, extreme exaggerations
para sabihin lang sa atin yung sinabi nung una, huwag mong labanan ang masamang tao. Do not return evil for evil. Yun po ang aral na sinasabi dito. At sabi pa dito, magbigay ka sa humihingi sa iyo. Diba? Pengi nga. Bigyan mo. At huwag mong pahihindian ang nanghihiram sa iyo. Wow, marami matutuwa dyan. Kasi ang ginamit dito, hiram eh. Dapat sinabi daw, huwag mong pahihindian ang nangungutang sa iyo. Ayun, yung iba na yun, di ba? Utang eh, kasi hiram, utang. Mas mapakinggan yung hiram eh, no, di ba? Parang hindi masyadong mabigat na pakinggan eh, hiram lang eh. Pero yung utang, wow. Daming examples nyo dito sa atin, no? Pag mangungutang, ang bait, bait. Sis! Talagang, di ba? Tetek sa'yo, sis! Mua, mua, sis! Kumusta na? Di ba? Pahiram nga, ha? Di ba? Kasi kulang. Nagpahiram ka naman kasi mabait ka. Pag maniningil ka na, cannot be rich. Hindi na nagsisimba ng 12 o'clock. Pupunta na siya sa 10, 9, etc. Eh, biro lang, ha? Biro lang. Ang bigat, no? Kaya ba natin yung gawin? Ang hirap, ano? Eh, inilevel pa up na ni Jesus yung kanyang hinihingi sa atin. Tinaas pa niya. Dito lang, baro, balabal, utang, sampal. Di ba? Pag katapos ng mga ilang minuto, wala na yung sakit eh. Pero inilevel up pa niya yung hinihingi sa atin. Sinabi sa inyo nung una, ibigin mo yung kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Sabi nung una. Ngunit, ayun na naman si Jesus, ito naman yung sinasabi ko sa inyong mga sumusunod sa akin. Ibigin ninyo ang inyong mga pakilakas. Ayan. Tinan mo yung katabi mo. Sino ba yung kaaway? Ang nagiging kaaway nating malimit ay yung malapit sa atin. Di ba? Asawa mo. O hindi. Di ba? Si brother, nakaganon siya. Nakakasamaan ng loob. Tampuhan. 80 na, tampuritis pa. Di, ganun lang, ipag tumatanda, lagi matampuhin yun eh, di ba? Kung sino yung malapit sa iyo, yun yung makakasakit sa iyo. Kasi yung hindi malayo sa iyo, hindi magiging kaaway yun. Unless na diniretso ka na pinatay ka o inaaway ka o pinagnakakawan ka. Pero yung normally sa ating pang araw-araw na buhay, pakikipag-ugnayan, ang nakakasakit sa atin, yung mga tao malapit sa atin, kaibigan, kasama sa simbahan. Hello? Sa mga religious group, mga brothers and sisters, praise the Lord. Diyan lumilitaw yung inggitan. Pat ako binabati ni Father, yung isa hindi. Di ba? Sa pamilya din, di ba? Ba't si Kuya, para siya yung paborito ni Nanay, paborito ni Lolo. Sa mga kamag-anak, pag umuwi kayo ng Pilipinas, yung mga pamangkin nyo dito sa parte na ito, binibigyan sa kaparte sa kabila, hindi. Nakakasamaan ng loob. Eh yung hindi mo naman kakilala, yung taga-Kerala, may kakaaway ka ba doon? Unless paglabas mo, inupakan ka ng taga-Kerala dyan sa labas, magiging kaaway mo yun. Pero normal, hindi. Hello? Kayo ba may kaaway? Wag, kayo na lang sumagot. Kaaway. Ibigin mo ang iyong kaaway. Si Jesus, hindi siya nang aaway. Pero ang dami niyang kaaway, kaya pinako eh. Kung wala siyang kaaway, hindi siya ipapako. Ang daming galit sa kanya. Pero siya hindi. Ano sabi niya? Ama, patawarin mo sila.
Hindi nila alam ang ginagawa nila. Nagagalit sila sa akin. Hindi nila alam kung ba't sila nagagalit sa akin. Baka naiingit lang sila. Kaaway. Enemy. Sabi ni Jesus sa atin, ibigin mo ang kaaway mo. Ngayon, pumikit ka, isipin mo, sinong kaaway ko ngayon? Na-identify mo na, ang sabi ni Jesus, ibigin mo siya. Hirap, no? Paano mo naman mamahalin yung kaaway, Diyos ko, di ba? Kasi yung word na mahalin, ibigin, para sa atin, mostly, pag pinag-usapan yung love, emotion eh. Yung daddy mo, yung mami mo, yung lolo mo, yung kapatid mo, mahal mo siya, kaya niyayakap mo, di ba? Tsaka hinahalikan mo pa. Yung kaaway mo ba, yayakapin mo? At hahalikan mo? Hindi. So, anong gagawin mo sa kaaway mo? Yung hinihingi sa atin ni Jesus, hindi yung emotional love. Hindi yung romantic love. Ano, romansahin mo yung kaaway mo? Ano ka? Diyos, mahiya ka sa sarili mo. No, sinuswerte ka. Hindi yun ang sinasabi ni Jesus na pag-ibig sa kaaway. Pag-ibig sa kaaway ni hingi sa atin ni Jesus ay desisyon. Mamahalin ko siya. Dapat nating mahalin ang ating kaaway. At sinabi dito kung bakit. Kung ba't dapat mahalin ang kaaway. Pag sumikat ang araw, kanino sumisikat ang araw? Sa mga Pilipino lang? Oh, ito mga El Shaddai lang ang sinisikatan ng araw? Ano kayo? Swerte nyo. O yung mga Light of Jesus lang ang sinisikatan ng araw? Hindi, di ba? Lahat tayo. Namimili ba yung araw kung sino sisikatan niya? Hindi. Ano ba yung isa dito? O, pinauulan niya. Kay banal ka, kay mas kasalanan ka, pauulanin, sama-sama tayong uulanin. Minsan nga, binabaha pa tayo eh. Nililindol pa tayo. Tsaka sabi dito, kung iibigin mo lang yung nagmamahal sa iyo, anong kwenta nun? Wala. I love you. I love you too. Di ba? Pag binati mo yun, bumabati lang sa iyo, anong kwenta nun? Good morning. Good morning din. Sabi dito, ginagawa din yun ng mga hentil. Yung mga pagano, ginagawa din nila yan. So, ang hiningi sa atin ng Panginoon ay mahalin ang... Mukhang mahihirapan kayo sabi, kaaway. Mahalin ang... Ayan. Hawakan niyo kung isulat niyo yung pangalan ng kaaway niyo. At sinasabi sa atin kung paano natin mamahalin ang kaaway according to God's, to Jesus Christ's commandment. Hindi yung emotion, ha? Kundi the decision. Nag-desisyon ka na mamahalin mo. Kahit sino pa siya. So, hahanguin din natin yun sa Ebanghelyo din, mga sinabi din ni Jesus. Kasi yung sermon sa bundok ni Jesus sa Mateo 5-7, ay may katapat na sermon naman sa kapatagan kay San Lucas. At doon kay San Lucas, sinasabi niya, mahalin mo ang iyong mga kaaway, do good to them, bless them, and pray for those who persecute you. Mas konkreto si San Lucas. Paano ko raw mamahalin ang kaaway ko? Yung galit na galit sa akin na gustong ako'y mamatay na. Sinasabi sa atin ni Jesus, do good to them. Gawan mo sila ng mabuti. Yung kaaway mo, gawan mo ng mabuti. Pagluto mo ng sinigang. Kung sila'y nagugutom, pakainin mo.
Kung nangangailangan ng iyong tulong, iyong kaaway mo, tulungan mo. Ano ba ang pampatay sa apoy? Paano mo papatayin ang apoy? Hello? Gasolina? Ano? Tubig! Paano mo kokontrahin ang init ng ulo ng asawa mo? Pera. Very bad. Very bad. Nakukuha pala kayo sa pera, ha? Ano kayong mukhang? Pag galit yung misis mo, huwag mong sasabayin ng galit. Sasabog ang bahay. Pag galit si misis, cool ka lang. Minum ka ng beer. Huwag mong sasagutin, hayaan mo siya. Ilabas niya yung kanyang galit. Baka may dahilan, hindi. Makinig ka lang. Eh, hindi ganun ang nangyayari. Binabanatan ka na ni Miss, marami siyang parang machine gun. Kasi ikaw naman, hindi ka nakikinig. Nag-iisip ka kung ano ilalaban mo sa kanya, di ba? So, machine gun lang kayo. Walang kahihinat na. Gumagawan mo ng mabuti yung kumakalaban sa iyo. Para mong binuhusan siya ng malamig na tubig. Binuhusan mo siya ng pagpapala. Bless them. Magsalita, wag mong pagsalitaan siya na masama. Pag minarites ka, Miyerkules na kaman. Huwag kang magmamarites. If they curse you, you bless them. Pag piniay ka, God bless you. Thank you. Kasi pag piniay mo din siya, wala. PI dito, PI doon, ay nako, PI lahat. Paglabas nyo, pilay kayo lahat. Bless. Siguro yung pag hindi mo kayang gawa ng mabuti yung kapwa mo na maggalit-galit ka sa kanya, yung gawan mo siya ng mabuti, kasi mahirap yun di ba? Isipin mo yung gagawan mo na mabuti yung kaaway mo. Yung hindi nagbabayad siya ng utang, pauutangin mo pa. Hirap noon. Hindi ka na nagbayad, pauutangin mo pa. O eto ang 10,000. Gusto mo pa? Ang hirap noon, di ba? So pinadali ni Jesus ang ikalawang stage, bless them. Pag minura ka, God bless you. Go to hell! Ano yung sasagot mo doon? Go to heaven. Of course. Huwag mo sabihin go to hell, di ba? Go to purgatory. Go to heaven. Ayoko lang magmura kasi alam niyo naman yung ginagamit natin mura, di ba? Narinig naman natin yun ang tutunog, Diyos ko, ang lulutong ng mga murahan talaga naman, miski sa internet. Ang sinasabi siya ni Jesus, medyo madali ng konti siya, gawan mo ng mabuti, bless them. Pagsalitaan mo ng mabuti. Pag chinismis ka, huwag mo na i-chismis. Pag hindi mo pa kaya rin yon, bibigay sa atin ang mas madali paano ibigin ng kaaway. Pray for those who persecute you. Pray. Pakiulit, pray. Yan. Pray. Pagdasal. O naman, Father, dali namang ipagdasal ng mga kaaway. Malintik ang kasana siya. Malasin sana siya. Magka-COVID sana siya. Mawalan sana siya ng trabaho.
Eh, hindi yun ang hinihingi sa inyo. Pray for those who persecute you. When you pray, hello? Pag sinabing, when you pray for somebody who is your enemy, inilalagay mo siya sa kamay ng Diyos. Sabi nga natin, ipasa Diyos ang iyong kaaway. Lord, ito po yung kaaway ko. Ipapasa ko na po sa inyo. Kayo na pong bahala sa kanya. Kasi lagi po akong iniisahan. Lagi po akong tinatarantado. Lagi po akong, alam niyo yung ginagawa sa akin, Lord, pinahihirapan po niya ako. Kayo nang bahala sa kanya. Pero huwag mo iisipin, bahala kay Lord na ano siya. Bahala kay Lord na parusahan siya. Hindi yon, hindi yon ang dasal para sa kanya. Kasi sabi nga dito, pinasisikat ng Diyos ang araw sa iyo at sa iyong kaaway. Bakit? Pareho kayo anak ng Diyos. Pareho kayo mahal ng Diyos. Tsaka ang hirap din ng hindi magpatawad eh, no? Ang hirap. Yung sabi nga ng mga sa medical field, yun daw mga may sakit sa ulcer, yung mga naha-hypertension, yung mga taong magagalitin. Yung mapagising na umaga, galit na. Huwag kayong magagalit, ha? Kasi yung laging galit, pumapa. Oo, tama, yung taong laging nakasimangot, galit yun. Pero yung taong masayahin, lahat kayo, mukhang ano, smiling faces kayo lahat, eh, oh. Talaga, di ba? Hindi kayo, pag hindi kayo galit, naka-smile kayo. Kaya, for your own good, for our own good, bawas-bawasan natin yung galit. Tsaka hindi kayo tatanda agad. At sabi nga nila, pag nagalit ka, ikinukulong mo ang sarili mo. Imagine mo yung taong galit ka, ayun, kumakain sa cornice. Ang saya-sarap na kain yun. Ikaw na galit dito, dito naghihimuto ka. Siya talagang nakakatulog pa yon na mahusay. Ipagdasal mo din yung kaaway mo. Lord, sana makatulog siya na mahimbing at hindi na magising. Eh, huwag ganun. Hindi rin yung dasal. Pangit naman yung dasal na yon, di ba? Pinatatawa ko lang kayo mga kapatid dahil itong hiningi sa atin ni Jesus mabigat eh. Dito nakikilala kung sino yung talagang tagasunod ni Jesus. Madaling sumunod kay Jesus from a distance. Oh, naglilingkod kasi mo, asher ako eh, dito po kayo, dyan po kayo, huwag kayong pupunta riyan, inaway ka na, hindi, okay lang, di ba? Choir ka, kakanta ako, sige, madali pong kumanta. Di ba, ang dali lang naman kumanta, di, kahit sinto na ito, kakanta ka, di ba? Madali lang magbasa, madali rin mag-serve, madali rin magsimba, di ba, paglingon. Okay, Lord, gusto mo magsimba ako paglingon? Okay, Lord, kayang-kaya ko yung magsimba ng linggo. Miski araw-araw pa magsisimba ako, pero huwag niyong hihingi sa akin, Lord, na mahalin ko ang kaaway ko. Iba na yan. Hindi ko na kaya yan. Iyan ang totoo, di ba? We will go beyond what we are doing, magdasal, magsakripisyo, mag-way of the cross, mag-rosaryo ng 2,000 Hail Marys, 5,000 Hail Marys, 10,000 Hail Marys, or whatever. Pero Lord, huwag mo hihingi sa akin, ibigin ko ang kaaway ko. Diyan ang aking ano daw? Boundary. Hanggang diyan ako, Lord, hindi ko na kaya. Alam naman ni Lord yun na hindi natin kaya. Kaya itong tatlong paraan para mamahal natin yung ating kaaway, gawa ng mabuti, nakalimutan. Short memory kayo talaga, ano? Do good to your enemies. Bless your enemies and pray for your enemy. Amen? Amen. Amen.